mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Liquor ban sa lalawigan ng Aklan, inalis na. May ulat si Jurilee Vicente. Inalis na ang pagpapatupad ng liquor ban sa probinsya ng Aklan. Ito ay matapos isinailalim sa General Community Quarantine ang probinsya. Batay sa Executive Order No. 022, Series of 2021, ni Aklan Governor Florencio Miraflores, simula September 8, 2021, aalisin na ang liquor ban, ngunit mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pag-iinuman sa mga pampublikong lugar. Sa kabilang banda, magbubukas na ang mga salon at barbershop. Ang mga restaurants ay pinapayagan na rin ang indoor dining sa pamamagitan ng 30% seating capacity, habang 50% seating capacity naman ang outdoor dining. Jurilee Vicente, Kalibo Cable News. Border control papasok sa bayan ng Kalibo, magpapatuloy pa rin. Alamin sa report ni Rio Trico. Magpapatuloy pa rin ang pagbabantay sa mga border control points papasok sa sentrong bayan ng Kalibo kahit na isinailalim na sa General Community Quarantine ang probinsya ng Aklan. Sa ipinalabas na advisory ni Kalibo Mayor Emerson Lachica, lilimitahan pa rin sa 50 travel passes ang papayagan kada munisipalidad kada araw simula ngayong September 8. Base sa abiso na pagdesisyunan ng lokal na pamahalaan na sinang-ayuna naman ng mga mayor sa buong probinsya na ipatupad pa rin ang border control para sa kaligtasan ng mga residente nito. Matatanda ang nasa 15 travel passes lang bawat munisipalidad kada araw ang tinatanggap papasok sa Kalibo noong nasa ilalim pa ng MECQ ang probinsya. Paalala naman sa mga kukuha ng travel pass na siguraduhin ang municipal mayor o ang authorized representative ang nag-issue at pumirma nito para iwas abala sa pagdaan sa border control points papasok sa Kalibo. Rio Trico, Kalibo Cable News. Contact tracers sa bayan ng Madalag, tuloy ang serbisyo sa paghahatid ng mga food packs para sa mga high-risk contact ng mga nagpositibo sa COVID-19. Narito ang ulat ni Randy Nakuspag. Hindi lang ang pagko-contact trace ang kinakaabalahan ng mga contact tracers team sa bayan ng Madalag, kundi paghahatid rin ng mga tulong, kagaya ng mga food packs sa mga high-risk contact ng mga nagpositibo sa coronavirus disease. Sa larawan nakuha ni Jude Fragoso, miyembro ng contact tracers team ng Madalag, sinusuyod nila ang mga kabaranggayan at ilang mga kabundukan habang pasan-pasan ang mga ayudang ipapamahagi sa mga high-risk contact. Hindi alintana ang pagod ng mga contact tracers sa kabila na suot-suot nila ang kanilang personal protective equipment o PPE. Ayon sa kanila, malaki ang kanilang responsibilidad ngayong pandemya at handa ang mga ito na magsilbi sa bayan sa kabila ng banta ng COVID-19. Nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Madalag sa pamumuno ni Mayor Alfonso Gubatina sa kanilang serbisyo sa bayan. Matatandaan itong nakalipas na ilang linggo ay naging abala din ang mga ito sa pagsagawa ng contact tracing sa ilang mga malalayong lugar sa bayan ng Madalag upang hanapin ang mga naging close contact ng mga nagpositibo sa nasabing sakit. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News! Pag-extend ng operasyon ng pampublikong transportasyon sa Aklan, ikinatuwa. Alamin sa report ni Irajoy Briones. Sa pagbaba ng quarantine classification ng probinsya ng Aklan sa General Community Quarantine, mas pinahaba na ang oras ng pagbiyahe ng mga pampublikong transportasyon, kaya naman labis ang kasiyahan ng Federation of Kalibo Tricycle Operators and Drivers Association, or FOCTODAY. Ayon kay Johnny Damian, president ng FOCTODAY, mas mabibigyan na ng pagkakataon na kumita ang mga drivers ngayon na mas mahaba ang kanilang operasyon mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito ay base sa executive order na inilabas ni Aklan Governor Florencio Miraflores. Ang Executive Order No. 22 ay magiging epektibo simula September 8 hanggang 30 ngayong taon. RJ Briones, Kalibo Cable News. Thank you.
Curfew hour sa probinsya ng Aklan mananatili sa alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Alamin sa report ni Jorile Vicente. Mananatili pa rin ang pagpapatupad ng curfew hours sa probinsya ng Aklan simula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, maliban na lamang sa isla ng Boracay. Ang mga business establishment naman ay mas pinalawig ang operating hours. Mula sa dati na hanggang alas 5 ng hapon lang pinapayagang magbukas, ay ginawa na itong hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, pinagbabawalan pa rin lumabas ng bahay ang 18 years old pababa at 65 years old pataas, mga buntis at may comorbidity, kahit isinailalim na ang probinsya sa General Community Quarantine simula September 8, 2021, maliban na lamang kung may bibilhing essential goods and services. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. Mga negosyante sa Kalibo Shopping Center, ikinagalak ang pagbukas ng kanilang establishmento. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Hindi matatawaran ang saya na naramdaman ng mga negosyante katulad na lamang ng mga barbero, nagtitinda sa karinderya at iba pang naghahanap buhay sa Kalibo Shopping Center. Ito ay matapos na payagan ng buksan ng kanilang mga negosyo simulang isailalim ang probinsya ng Aklan sa General Community Quarantine. Ayon sa isang barbero, tanging diskarte lang sa buhay ang ginawa nila para mairaos ang kanilang pang-araw-araw at makakain sa loob ng 2 buwan at kalahati sa gitna ng tigil operasyon nila. Ayon sa may-ari ng karinderya na hindi naging madali ang mawalan ng hanap buhay lalo na't may umaasa sa kanila na pamilya. Nagdag din ito na mahirap ang buhay at sitwasyon nila dahil sa matumal na benta ngayong pandemya. Sa kabilang dako naman, pinapaalahanan ang negosyante na ugaliing sundin ang health standards sa kanilang mga establishmento. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Travel pass na pirmado ng mga municipal mayor sa bawat bayan, papayagang makapasok sa bayan ng Kalibo. My report, Jordy Vicente. Pahihintulutan lamang na makapasok sa border control checkpoint sa bayan ng Kalibo ang travel pass na pirmado ng mga municipal mayors sa bawat bayan sa probinsya ng Aklan. Ito ay batay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Belshazzar Villanoche, Chief of Police ng Kalibo Municipal Police Station. Ayon sa kanya, ang mga travel pass na permado ng alkalde sa bawat bayan ang papayagang makapasok ng Kalibo Border Management Teams at 50 non-essential travelers lamang ang pinapayagan dito, maliban na lamang sa mga nangangailangan ng medical services at mayroong importanteng lakad. Dagdag pa rito, patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis sa pagpapatupad ng curfew hours at mga health protocols sa kabiserang bayan. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. LGU Kalibo nagpaabot ng abiso sa publiko tungkol sa mga ilegal na transaksyon. May ulat si Isamay Saulda. Nilinaw ng local government ng Kalibo at ng Philippine Statistics Authority na walang kinalaman ng kanilang ahensya tungkol sa balibalitang pagpapamahagi ng mga formas kung saan sila ay bibigyan ng ATM na may lamang 2,000 pesos. Ang nasabing formas ay nanggaling umano sa PSA o Philippine Statistics Authority at ipinamamahagi sa munisipyo ng Kalibo. Batay sa naging Facebook post ni Kalibo Mayor Emerson Lachica, ipinaabot nito sa publiko na walang ipinamamahaging formas ang kanilang opisina, gayon din ang PSA na may kalakip na pera, pati itinanggi rin nito ang pagkakasangkot ng kanilang ahensya at ng PSA ukol sa naturang aktibidades. Nananawagan naman ang alkalde sa publiko na huwag agad maniwala sa mga balibalita at mga ilegal na transaksyon, pati pagbigay alam agad sa pamunuan kung may mga taong makasalubong na gumagawa ng mga ilegal na transaksyon para agad na mabigyan ng aksyon o solusyon. Isa May Saulda, Kalibo Cable News. Aklan Youth Code na ipasa na sa sangguni ang panlalawigan ng Aklan. May ulat si John Ronald Guarin.
All are in favor the ordinance adopting a comprehensive code for the youth in the province of Aklan and for other purposes and appropriating funds therefore is hereby approved on third and final reading. Naipasa na sa third and final reading ang isang ordinansa magpapalakas sa mga kabataan sa gobyerno lokal at gobyerno probinsyal ng lalawigan sa 18th sanggunian panlalawigan ng Aklan, 112 regular session itong September 6, araw ng Lunes. Ito ang Aklan Youth Code na inisponsor ni Aklan Sanggunian Kabataan Federation President and SPX Official Member Blessy D. Hismundo kasama sina SP Member J.E. Tihada at Engineer Jose Miguel Miraflores. Layunin ng Aklan Youth Code na i-highlight ang pagkakaroon ng Aklan Provincial Youth Development at ang Aklan Provincial Youth Development Council para masigurado ang aktibong partisipasyon ng mga youth sector sa community building at local governance. Bilang isang mandato sa ordinansa, pangungunahan ng PYDO officer ang kanilang opisina para sa responsibilidad at tungkulin gaya ng paggabay ng Municipal Development Office sa training ng Sanggunian Kabataan Officers at Accrediting Youth o Youth Serving Organization sa Aklan, habang ang Aklan PYDC ay itinatag upang matiyak ang partisipasyon ng multi-sectoral youth sa gobyerno lokal. Papangunahan ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan President kasamang kanyang mga miyembro sa rehistradong mga kabataan at youth serving organizations ng probinsya ang nasabing council. Isang magandang katangian sa Aklan Youth Code ay ang pagkakaroon ng Provincial Youth Week tuwing Agosto na kasama sa selebrasyon ng Linggo ng Kabataan na mandato ng Republic Act 10742, an act establishing reforms in the Sanggunian Kabataan, creating enabling mechanisms for meaningful youth participation in nation building and for other purposes. Nakatatag ang natatanging provision sa mga aktibidades ng taon-taong youth celebration tulad ng Provincial Youth Officials Program Customary, Outstanding Youth of Aklan at ang Aklan 10 Outstanding Youth Organization. John Ronald Godin, Kalibo Cable News. Tourism at Cultural Affairs Division ng LGU Kalibo nakiisa sa pagdiriwang ng Tourism Week. Alamin sa report ni Samay Saulda. Nakiisa ang Tourism at Cultural Affairs Division ng Local Government Unit ng Kalibo sa pagdiriwang ng Tourism Week na may temang Pagbuklad, Spreading Ripples of Hope for the Community. Ang naturang selebrasyon ay nakatakda sa September 26 hanggang 30 ngayong taon. Ang Tourism Week celebration ay kinabibilangan ng iba't ibang paligsahan ng pagpapakitang gilas sa pag-promote kung saan target nito ang mga apektadong tourism stakeholders tulad ng accommodations, transportasyon, travel and tours, mga restaurant at events. Ilan sa mga aktibidades na isasagawa na maaaring salihan para sa ngayong taon na selebrasyon ng Tourism Week ay ang pag-imbitar o tourism vlog competition, pag-obra o doll-sized pinya gown design contest, paghagad o food photography contest, at ang paghimakas o feature writing ang kalibunhon workers in the accommodation and transportation industry. Makikita naman sa Facebook page ng Vibrant Kalibo ang karagdagan pang detalye kung paano makasali, pati na rin ang mga guidelines ng mga naturang contest, gayon din ang mga premyo sa mga tatanghaling manalo. Isa Mesa Ulda, Kalibo Cable News. Mga senior citizen sa probinsya ng Aklan, natanggap na ang kanilang social pension allowances. Alamin sa ulat ni Jorile Vicente. Naipamahagi na sa mga senior citizen ang kanilang social pension allowances sa probinsya ng Aklan. Pinangunahan ng Provincial Treasurer's Office Aklan at opisina ng Aklan Provincial Government sa pamumuno ni Governor Florencio Miraflores kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pagbibigay ng mga allowances para sa mga senior citizens sa probinsya. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng mga senior citizen sa ilalim ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Ito ay isa sa mga programa ng gobyerno na layunin nitong matulungan ang mga indigent senior citizens na hirap sa buhay. Ang kanilang natatanggap na payout ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos
kung saan ito ay mula noong buwan ng April, May at June na nagkakahalaga ng 500 pesos kada buwan. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. DTI Aklan, opisyal nang inilunsad ang Aklan Youth Entrepreneurship Program. Alamin sa report ni Isa May Saulda. Opisyal nang inilunsad ng Department of Trade and Industry Aklan sa pamamagitan ng virtual ang programang Youth Entrepreneurship sa naturang probinsya. Ang Aklan YEP Youth Entrepreneurship Program ay localized version ng Regional Youth Entrepreneurship Program ng DTI Region 6. Dinaluhan naman ito ng 26 na mga student mentees kasama ang mga school heads at representante ng bawat eskwelahan sa probinsya ng Aklan. Gayun din kasama rin sa paglunsad ng naturang programa ang Regional Director ng DTI Region 6 na si Rebecca M. Rascon, Aklan 1st District Representative Congressman Carlito S. Marquez at si Mr. Marsh Bernabe bilang representante kay Governor Florencio T. Miraflores. Kaugnay nito, kabilang rin sa inilunsad na Aklan Youth Entrepreneurship Program ng DTI ang Aklan Catholic College, Aklan State University, Altabas College, Northwestern Visayas Colleges at ang STI Kalibo. Samantala, ang Aklan YEP ay inorganisa ng DTI Aklan kasama ang Provincial Micro, Small and Medium Enterprises Development Council. Isa May Saulda, Kalibo Cable News. Katunggan iti Bahay Ecotourism Park pasok bilang finalist sa 2021 para El Mar for the Seas Marine Protected Area Awards and Recognition. Balitang hatid ni Rio Trico. Pasok sa top 4 finalists ang Katunggan iti Bahay Ecotourism Park sa Best Mangrove Award category ng 2021 para El Mar for the Seas Marine Protected Area Awards and Recognition. Ikinatuwa naman ito ng pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Ibahay dahil isa sa mga prioridad ng programa nito ay ang environmental preservation at protection. Ngayong September 10, malalaman kung sino ang mananalo sa gaganaping Linking of Champions. Nakasama rin sa top 13 most outstanding marine protected area in the country, ang Bugtong Bato Marine Protected Area. Ang Para El Mar ay isang biennial event o idinadaos kada 2 taon ay hinuhost ng Marine Support Network na kinabibilangan ng nasa 20 organisasyon. Layunin itong kilalanin ang mga best practices ng marine conservation at protection sa bansa. Rio Trico, Kalibo Cable News. Panukalang ramp pump project sa Barangay Manika at Luktuga sa bayan ng Libakaw, binisita ng DOST. Alamin sa report ni Jury Lee Vicente. Nagkaroon ng Department of Science and Technology ng site assessment sa isinusulong na ramp pump project para sa potable water supply sa Barangay Manika at Luktuga sa bayan ng Libakaw, Aklan, para tingnan at suriin ang lugar kung angkop ito sa nasabing proyekto. Sa panayam ng Kalibo Cable News kay Ms. Dina Rose Tibobos, Provincial Director ng DOST Aklan, ang proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology at Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated, kung saan isa itong non-government organization na nakabase sa Bacolod City. Layunin ng proyektong ito na matulungan ang mga residente sa nasabing lugar na magkaroon ng potable water supply dahil karamihan sa mga nakatira sa nasabing barangay ay malayo pa ang kanilang pinagkukuhanan ng inuming tubig. At maliban dito, ay maaari rin itong gamitin sa mga farm sa lugar. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. No Movement Sunday sa bayan ng Tangalan inalis na. Narito ang balita ni Era Joy Briones. Ngayong nasa ilalim na ang probinsya ng Aklan sa pinakamababang quarantine classifications, kaya naman kinumpirma ni Tangalan Mayor Gary Fuentes na tinanggal na nila ang No Movement Sunday at magiging epektibo ito sa araw ng Linggo. Ito ay nangangahulugan na pwede nang buksan ang mga establishmento komersyal at pag-alis ng mga barangay border control checkpoints. Matatandaan na isang bayan ng Tangalan na nagdeklara ng No Movement Sunday sa kasagsagan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Aklan.
Sa loob ng 5 linggong pagpapatupad nito ay nakatulong ito sa pagbaba ng kaso at paglimita sa mga tao na lumabas. Dagdag dito ay ang kanilang panawagan sa publiko na sundin pa rin ang basic health protocols para sa patuloy na pagbaba ng kaso ng coronavirus disease 2019 sa probinsya ng Aklan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Aklan sangguni ang panlalawigan, suportado ang kampanya ng environmental group sa planong pagpapatayo ng hydropower project sa bayan ng Malay. Alamin sa report ni Rio Trico. Suportado ng Aklan sangguni ang panlalawigan ang kampanya ng Philippine Initiative for Environmental Conservation o PhilinCon laban sa planong pagpapatayo ng Strategic Power Development Corporation o SPDC ng hydropower project sa Barangay Nabaoy, Malay, Aklan. Nagpatawag ng committee hearing ang sangguniang panlalawigan itong September 7 para suriin ang resolusyon ng sangguniang bayan ng Malay na kumukontra sa mahigit 26 na bilyong proposed hydropower project. Ipinresinta ng PhilinCon na isang non-government organization ang mga rason sa hearing kung bakit hindi dapat maaprubahan ang naturang proyekto. Ang pagtatayuan ng 300 MW hydropower facility ay sakop ng Northwest Panay Peninsula Natural Park na isang protected area. Ayon sa mga environmental advocates, kung matutuloy ang proyekto, posibleng magdulot ito ng masamang epekto sa kalikasan at sa komunidad. Sa pahayag naman ng SPDC na subsidiary ng San Miguel Corporation, makakatulong ang pagpapatayo ng planta para madagdagan ang renewable energy capacity sa Visayas at makapagbigay rin ito ng kabuhayan sa local communities. Rio Trico, Kalibo Cable News. Bayad sa RT-PCR test, bagsak presyo na sa Rojas City. Napagdesisyon na ng Rojas City Government sa pamamagitan ng sangguniang panlungsod na ilagay sa mababang presyong RT-PCR testing fee para sa mga taong magbabiyahe para sa trabaho at iba pang mga pakay ng mga residente. Sa kanilang regular session itong September 7, araw ng Martes, inaprubahan ng sangguniang panlungsod ang request ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas na i-adjust ang testing fee mula sa 3,800 pesos na gawin itong 2,800 pesos na lang base sa guidelines ng Department of Health. Ayon kay Mayor Ronnie Dadivas, libre ang swab test sa mga close contacts and COVID-19 suspected cases na residente ng Rojas City. Ngunit hindi suspected o close contact ang ibang mga residente na required sa kanila kung magbabiyahe sila sa labas ng lungsod para sa trabaho at iba pang layunin ito. Kaya't nag-request si Mayor Dadiva sa City Council na magpasa ng ordinansang ilagay sa mababang presyo ang RT-PCR testing fee para sa mga walk-in persons na magpapatest sa Rojas City Diagnostic and Laboratory Center. Dahil sa pag-aproba nito, nagpapasalamat ang alkalde sa mga konsehal, lalong-lalo na kay Councilor Paul Badicados sa pagsulong ng nasabing ordinansa. John Juan Odgorin, Kalibo Cable News. Mag-inang inabutan ng baha sa Antique, nerescue. Alamin sa report ni Rio Trico. Buwis buhay ang pagsagip sa 2 babaeng tatawid sana sa ilog ng Kangaranan River sa Barangay Kanipayan, Valderrama, Antique nitong Miyerkules, September 8. Naabutan ng baha ang mag-ina na kinilalang si Imelda Landiga, 61 years old, at Lainica Magbanwa, 31 years old, matapos pumunta sa lugar ang dalawa para ilipat sana sa ligtas na lugar ang kanilang alagang baka. Kita sa video na kuha ng MDRRMO Valderrama na sinuong ng mga rescuers ang rumaragas ang agos ng tubig para mailigtas ang mag-ina. Matagumpay naman na nailigtas ang dalawa at binigyan ng paunang lunas bago pinauwi sa kanilang bahay. Rio Trico, Kalibo Cable News. Digital Farmers Program 102 isinagawa ng ATI Region 6. Nagsagawa ng isang aktibidad ang Agricultural Training Institute Region 6 kung saan sila ay nagsanay sa pagpapaunlad ng produksyon gamit ang makabagong teknolohiya. Kaya't nagkaroon ng ATI Region 6 ng Digital Farmers Program 102 nitong September 7 and 8 sa probinsya ng Aklan kung saan nakilahok sa nasabing training ang 20 magsasaka at kanilang youth partners. Nakapaloob sa DFP 102 ang diskusyon tungkol sa advanced agricultural apps, advanced social media marketing, e-commerce, at introduction sa paggamit ng electronic wallet application na PayMaya.
Ang naganap na programa na online session sa Aklan ay kabilang sa back-to-back track na kasalukuyang iginaganap sa probinsya ng Antique. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Biyahe exhibit inilunsad na sa probinsya ng Antique. Balitang hatid ni Rio Trico. Inilunsad na sa probinsya ng Antique nitong September 6 ang biyahe, isang exhibit na layuning ipromote ang lokal na turismo, heritage at mga produktong lokal bilang parte ng selebrasyon ng Tourism Month 2021. May tatlong exhibit ang biyahe na makikita sa second floor ng Robinson's Place Antique. Una, ang biyahe pasalubong. Ipapakita rito ang iba't ibang pasalubong na gawa sa probinsya at mga locally made products gaya ng patadyong clothes, palm products, pottery at iba pa. Pangalawa ang biyahe virtual na isang tour guiding exposition. Ibibida nito ang mga magagandang lugar sa probinsya at ang panghuli ang biyahe na karaan, isang vintage photo exhibit na layong ipakita ang mga di makakalimutang pangyayari sa kasaysayan ng probinsya. Nagbigay ng mensahe ng suporta si Antique Governor Rodora Cadiao sa nasabing event. Anya ang industriya ng turismo ay isa sa pangunahing economic drivers ng probinsya na dapat ipagdiwang at ipagmalaki. Ang biyahe exhibit na pinangunahan ng Antique Provincial Tourism Office ay tatagal hanggang September 30. Ang buwan ng Setyembre ay tinalaga ng Department of Tourism na selebrasyon ng Tourism Month na may tema ngayong taon na Tourism for Inclusive Growth. Rio Trico, Kalibo Cable News. Mga border control points sa Iloilo City, papalawigin! Matatanda ang sa mga nakalipas na araw, naunguna ulit ang lalawigan ng Iloilo sa may pinakamaraming COVID-19 infection sa Western Visayas. Kasunod sa datos na ipinalabas ng Department of Health, Center for Health Development, nagbigay ng suhestyon ng Iloilo City COVID-19 team na panatilihin ang mga COVID-19 restrictions na ipinapatupad sa lalawigan upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease sa lugar. Tinanggap naman ang naturang suhestyon at mananatili ang mga restrictions sa lungsod kasunod sa pinalabas na Modified Enhanced Community Quarantine Status hanggang sa September 30. Dagdag pa nila, papayagan lang ang mga essential travels palabas at papasok sa Iloilo City. Nananawagan din sila sa mga residente mula sa mga may mababang quarantine classification na iwasan munang pumunta sa Iloilo upang maiwasan ang hawaan ng naturang virus, lalong-lalo na sa mas nakakahawang variant. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. COVID-19 beds at mga oxygen tanks sa mga ospital sa Iloilo City nagkakaubusan. May ulat si Erajoy Briones. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga nagpupositibo sa coronavirus disease 2019 sa Iloilo City, ay unti-unti nang nagkakaubusan ang mga oxygen tanks at COVID-19 beds sa mga ospital. Ito ang sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na maliban sa puno na ang mga COVID-19 beds, daan-daan naman ang mga nasa waiting list ng mga pasyente na nahawaan ng virus na nais ma-admit sa ospital. Problema rin ngayon sa lungsod ang mababang supply ng oxygen tanks. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang alkalde sa supplier ng oxygen tanks sa Cebu at tiniyak na kung kukulangin, kukuha sila ng supply sa Luzon para masolusyunan ang problema. Erajoy Briones, Kalibo Cable News. Negosyo center sa isang munisipalidad sa Iloilo, isinagawa ang kauna-unahang negosyo serbisyo sa barangay. Alamin sa report ni Isamay Saulda. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry ng Iloilo Provincial Office ang pagsasagawa ng negosyo serbisyo sa barangay ngayong taon na ginanap sa mga lugar ng Barangay Bikil at Dagaay, tubungan sa probinsya ng Iloilo. Ang naturang programa ay dinaluhan ng ilang miyembro ng barangay council at mga kasapi nito. Isinasagawa sa 4th hanggang 6th class ng mga munisipalidad sa probinsya ng Iloilo ang negosyo-serbisyo sa barangay kung saan target nito ang ELCAC o End Local Communist Armed Conflict at mga indigenous people sa bawat barangay na layunin na mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga tao tungkol sa mga programa, serbisyo at mandato ng DTI. Ngayong taon, nakapagtala ang ahensya ng DTI ng kabuuang 7 barangay mula sa munisipalidad ng Tugbungan sa Iloilo ang naabot na ng programang negosyo-serbisyo sa barangay. Samantala,
patuloy pa rin ang paghahatid kaalaman ng DTI patungkol sa kanilang mga programa at serbisyo para sa mga consumers and entrepreneurs sa bawat kabarangayan sa naturang probinsya. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. Bilang ng mga pulis na nabakunahan sa Iloilo Police Provincial Office, umabot na sa 95%. Alamin sa report ni Jory Lee Vicente. Tinatayang nasa 95% na ang numero ng mga pulis na nabakunahan sa Iloilo Police Provincial Office sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay IPPO Director Police Colonel Gilbert Gorero, batay sa naitalang datos, umabot na sa 95% ng mga pulis sa IPPO ang nabakunahan laban sa coronavirus disease o COVID-19, habang ang natitirang 5% ay kinabibilangan ng mga buntis, bagong panganak o katatapos lang mag-isolate. Maliban dito, may iilang kapulisan ang hindi pa makapag-desisyon o ayaw pang magpabakuna. Inaasahan naman ni Colonel Gorero na mabakunahan ang 100% ng mga personnel sa IPPO para maiwasan ang nakakahawang sakit dulot ng COVID-19. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. Booster shots para sa mga medical frontliners sa Iloilo papayagan na. Alamin sa report ni Isa Meza Ulda. Inaprubahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang booster shots para sa mga medical frontliners sa mas karagdagan pang proteksyon laban sa coronavirus disease o COVID-19. Anya, napapagod rin umano ang mga medical frontliners kaya't nararapat na mabigyan sila ng karagdagang proteksyon lalo na't patuloy pa rin tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Ipinahayag naman ng City Epidemiology and Surveillance Unit na mayroong breakthrough infections ang mga individual na tapos ng mabakunahan, pati ang mga fully vaccinated ay nagkakaroon pa rin ng symptomatic episodes. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, ang booster dose ay isa pang dose ng bakuna na ibinibigay sa mga nabakunahan na para maibalik ang proteksyon na unti-unting nababawasan paglipas ng panahon o tinatawag na waning immunity. Samantala, nasa 54.70% na ng populasyon sa Iloilo ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna at inaasahan ngayong buwan ng Setyembre na maabot ang 50% ng mga individual na fully vaccinated. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. Pagbubukas ng klase sa pampublikong paaralan magsisimula na sa Setyembre 13. Magsisimula na ang klase sa pampublikong paaralan sa September 13, araw ng Lunes, para sa school year 2021-2022. Kaya ang mga paaralan sa Aklan ay naghahanda na sa muling pagbubukas nito. Sa panayam ng Kalibo Cable News kay Dr. Miguel Mac D. Aposin, Schools Division Superintendent ng DepEd Aklan, patuloy ang kanilang pag-finalize ng enrollment sa tulong na rin ng mga guro, magulang at mga local leaders. As of now, Randy, busy ang aton nga mga schools, teachers naton, with the help sa mga parents at sa aton nga local community leaders sa aton nga enrollment. So subong, as part of the preparation is siguraduhon danay nga maibalik ang aton mga unga sa school, mailista sila na ma-finalize ang ilang enrollment. Sinisiguro naman ang kagawaran ng edukasyon na ang mga naging problema noong unang taon ng bagong modality sa pag-aaral ay maiayos na sa ngayon. May idinagdag rin ng mga pamaraan ang DepEd Aklan para mas epektibo ang pagbibigay ng tamang kaalaman sa mga kabataan. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News! Grupong Alliance of Concerned Teachers, pabor sa limited voluntary at targeted face-to-face classes. May report si Era Joy Briones. Isinusulong sa ngayon ng grupo ng mga guro na magkaroon ng limited face-to-face classes sa mga lugar na mababa ang kaso ng COVID-19. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers, Philippine Secretary General Raymond Basilio na dapat payagan na ng gobyerno ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng limited face-to-face classes. Maaari din anya na paiksiin ang oras ng klase at bilang ng mga estudyante sa loob ng paaralan.
Makakatulong din anya ito para mabigyan ng magandang kalidad na edukasyon ang mga mag-aaral, lalo na at maraming nahihirapan sa blended learning. Era Joy Briones, Kalibo Cable News. Pilot face-to-face classes, posibleng payagan ni Pangulong Duterte. May report si Judy Lee Vicente. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mayroong mga opisyal ng gobyerno na maghahain ng plano kay President Rodrigo Duterte tungkol sa pagpapatupad ng face-to-face classes, ngunit wala pang nakatakdang petsa kung kailan ito. Ito ay batay sa pahayag ni Roque na posibleng payagan ng Pangulo ang pilot in person o face-to-face classes sa mga lugar na mababa ang kaso ng COVID-19. Dagdag pa ni Roque, hindi lamang ang DepEd ang dapat gumawa ng presentation dahil hindi lamang tungkol sa edukasyon ang kailangan pag-usapan dito. Nais rin itong schedule ang presentation sa lalong madaling panahon upang mapag-usapan ito kasama ang Pangulo. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. Mga edad 12 to 17 years old, posibleng isama na sa COVID-19 vaccination program ng pamahalaan. Ikinukonsidera ng pamahalaan na may isama na ang mga edad 12 to 17 years old sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno sa huling quarter ng 2021. Kasunod ito ng pag-aproba ng Food and Drug Administration sa Emergency Use Authorization ng Moderna at Pfizer COVID-19 vaccine na maiturok sa mga kabataan. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, ang mga kabataan na may comorbidities ang ipaprioridad munang mabakunahan. Gayunman, ang pagbabakuna sa mga kabataan ay nakadepende pa rin sa pag-aproba ng mga magulang. Nagpaalala naman si Domingo sa mga magulang na basahin ang product label ng Pfizer at Moderna COVID-19 vaccines sa FDA websites para sa mga impormasyon ng mga nasabing bakuna. John Ronald Godin, Kalibo Cable News. BCCI isinusulong ang pagbubukas ng ekonomiya sa bansa. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Nais ngayon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI na muling buksan ang ekonomiya para na din makabangon ng bansa sa pagkalugi nito. Matatandaan na paulit-ulit na lang ang pag-lockdown dahilan ng pagkawalan ng hanapbuhay ng karamihan. Ganon din ang pagkalugi ng mga negosyante. Dagdag din ng PCCI, kahit anong uri ng lockdown ay makakasira ito sa anumang negosyo. Ipinahayag naman ni PCCI Acting President Edgardo Lacson na hinihiling nila na buksan ang ekonomiya kahit hindi pa nakamit ang herd immunity. Madami ding mga health expert na nagsasabi na imposible ito dahil sa virus mutation. Dagdag din ni Lacson na mahalaga ang tuloy-tuloy na pagbabakuna, ganun din ang contact tracing at COVID-19 testing. Era J. Briones, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacusmag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!